Okay, ngayon. Ito kasi nag-group na natin. Iyan na naman natin ito ngayon. Dapat pala ito, hindi siya naka-group. Ito, saan ito? Ito lang, wait lang. Control A, tapos i-unselect mo ito. By means of shift. Tapos ito lang, i-group mo. Right click, group. So, click mo yung effect, tapos 3D, extrude, and bevel. Pag kinilig mo yung preview, may auto ano na kasi yan. May naka-auto na siya dyan. So, ngayon, dito sa pattern natin, hindi naman ito naka-extrude. So, balik mo, naka-alisan ka mo lang. So, ulit natin. So, dito sa extrude niya, palitan mo. Zero mo muna lahat yun. Zero, zero, zero. Ayan. So, nakatanan mo na siya. Pwede mo siyang i-press na ganyan. Negative mode mo lang ito. Rotate niya. Ayan. Pwede mo. Tapos, press mo yung preview. Automatic siya magagayin. So, ngayon, dito pwede mo siyang babasa. Let's see, sabi natin. Ayan, then. So, pwede mo siyang i-customize na dito. Dito rin, pwede mo i-customize kung ang shading siya. Or, wireframe. Or, diffuse shading. Paglalaro mo na lang siya dito. So, dito rin, pwede mo siyang palitan yung intensity, ambient niya, ganyan. Ayan. So, pag pinaras mo yung okay niya, or dito lang, pwede mo makita yung rotation. Pero, minsan nag-aahang ito kasi pag-process siya nag-aahang. Nag-error ng program. Ng galawin dito. So, click mo lang ito. Kung mataas yung specs ng computer mo, pwede mo galawin lang dito. Pwede mo pang yan yung extrude niya. Ayan. So, nawala yung shading niya. Balik yung plastic shading. So, customize mo lang dito. Ayan, ito na. Wala na siya. So, pag pinress mo yung okay, cancel mo na natin. Wala na siya memory. So, ulitin natin. Extrude and bevel. Click mo yung preview lang. Press mo okay. Pagbasa mo na lang siya ngayon natin 10 plus mo okay yun na, okay na, may 3D na lang customize mo na lang, okay? Sana nakuha nyo yung lesson natin.